Ang pinamataas na pagpupuri, pasalamat, pagdakila, at pagsamba ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Double honor and respect po sa ating pinamamahal na beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at sa mga ginintuang aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved children, sa mga ordained preachers, sa inyo din po mga nanonood sa live, sa telecast at live webcast viewers, at sa inyo na din po mga minamahal, isa po mapagpalang tanghali na po sa inyo lahat. Mga minamahal, isang napakabuting bagay po ang magpasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Dahil itong mga nakaraang araw, kung mapapansin nyo, kung ano-ano na pong banta ng kaligtasan ang nasa, ang na, nangyari po sa atin, nandiyan na po ang sunog, gera, lindol, at yun nga po ngayon, yung kinatatakutan nga po na coronavirus. Ngunit ako po nandito sa inyong harapan, buhay at may kaligtasan at punong-puno na kalusugan at yan ang pinagpapasalamat ko sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga hindi pa po nakarinig ng aking patotoo, year 1996 nga po, nasave po yung aking mga parents dun po sa dako po ng Candelaria, Quezon. Noong 1996 pong yun, hindi pa po nakakilala yung mga parents ko. Kami po ay isang halimbawa nga po ng tinatawag nating nag-iikaos na pamilya. Kami po magkakapatid, tatlo ay may sakit. Yung ate ko po may skin disease. Yung kapatid ko naman po lalaki ay may bronchitis. At ako naman po bilang sanggol ay nahihirapan sa panunaw at sa pagdumi. Ngunit lahat nga po, lahat po na sinasabing may kagalingan, pinuntahan na namin. Dahil nga po sa desperado na yung mga parents ko. Every Sunday po, yung father ko po, namamanata sa kung saan-saan po, doon po sa malaking simbahan, habang naman po yung nanay ko, dinadala po kami pila-pila, no? Pila-pila po kami mga magkakapatid. Dinala na po kami sa herbolaryo, sa mga ano daw, sa mga unregistered doctors, sa mga quack doctors. Kung magkaroon po kami ng kagalingan, panandalian lang, pag nawala na po yung epekto ng gamot, wala na, may sakit na po kami. Ngunit isang pinagpalang araw po, nung nasharean nga po yung aking mahal na ina sa paghanap nga po ng gamot, siyempre, desperado na nga po siya, desperado na po kaming gumaling. Tinry po niyang umatend sa gawain po natin pinamamahal na Panginoon. At kung hindi man po biglaan, at gradually naman po kami pinagaling, at hanggang ngayon naman po, ay taglay-taglay po namin ang kalusugan. Ito yung pinagpapasalamat ko po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal. Mahirap nga lang po kami, ngunit hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon dahil niregaluhan niya po kami ng isang kayamanan na hindi po mananakaw ng sino man. Ito po ay binigyan niyo po kami ng karampot na karunungan. Mga minamahal, napakahirap po namin. Anak lang po, hindi naman po sa pagbababa sa aking ama, ngunit ang father ko lang po ay isang bank messenger janitor, ngunit sino po ang makapag-akala na siya po ay makapag-aral na ang aking po ate ay isa na po ngayong accounting, ang kapatid ko po ay mechanical engineer, at ako naman po ay electrical engineer, at yan naman po yung pinagsasalamatan ko sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Sa makatawid nga po ay pasano po ako sa graduating na nga po sa electrical engineer. Ang problema ko naman po ay board review. Alam niyo naman po kung anong gastos. Mga minamahal, 2 months before graduation, may pumunta po sa aming dalawang sikat na board review center. Sabi po nila, maglaan daw po kami ng financial para daw po sa reservation ng slots. Para daw po hindi na kami maubusan kasi napadami daw po magbo-board review. Pero yun po, hindi nga po kami napaglaan dahil nga po sa financial matters. Nanalangin po ako sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, nawa po hindi kalooban ko, kundi kalooban niyo po ang masunod. Ready na po akong mag-self-review para po sa board exam. Ngunit ano pong himala na ating pinamamahal na Panginoong Jesus? In-approach po ako ng professor ko, ang sabi niya, Javier, napili ka para out of 120 students, isa ka sa 30 napili na estudyante para in-house review para mapataas yung rank ng school natin. At yan ay pinagpapasalamat ko sa pinamamahal na Panginoong Jesus. At yun nga po, date na po ng examination, tumawag po ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, magtitake na ako ng board exam. Sabi po ng nanay ko, nak, mag-aalay ako ng ayuno hanggang sa dumating yung results ng exam mo para na rin sa pamangkin mo si Casey, may dengue. Sabi ko po, sige po, ma, panalangin natin yan. Pag-uwi ko po ng board exam, Martes po yun, kinamusta ko po yung pamangkin ko. Casey, kamusta ka na? Okay daw naman po siya, hindi... Mga minamahal, lumapanong po yung August 31, September 1. Dengue outbreak po yun. Napakadami na pong namamatay sa amin na mga bata na ganun nga po yung case. Ngunit nga po, pinapa-confine na po yung pamangkin ko. Sabi po ng nanay ko, tumangki po siya kasi paano daw po siya makapag-alay ng ayuno. Gayong babantayan nga po niya yung kanyang pamangkin. Paano niya mababantayan sa ospital. Ngunit nga po, mga minamahal, sa una't panalangin po na ating pinamamahal na
pinamamahal na beloved pastor. Webes po, nung nagpa-check up po siya, tumaas na po yung platelet count niya at in-advise na po siya ng doctor na i-monitor na lang daw po yung pag-inom niya ng tubig at pagkain ng nalulusog na pagkain. Mga minamahal sa mga katuwid nga po, ako nga po yung nakapasa na po na electrical engineering ang problema ko naman papaganap ng trabaho. Ngunit may ginamit pa rin po ang ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May isa po tayong kapatiran na nag-refer sa akin. Sabi niya, sige, mag-apply ka dito. Sige. Ako naman po, umoo. Nung nandun na po ako sa company, ang dami po namin interviewers, ang sabi po nung vice president po na company, sino dito si Javier? Sige, mag-exam ka na lang dyan sa HR for formality na lang yan, tapos punta ka sa office ko. At yun nga po, mga minamahal, imbis na 3 stages po yung pagdaanan ko, isang stages na lang nga po, yan po yung pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoong Jesus. At yun na nga po, sa makatoy day, natanggap na po sa akin pong trabaho. Ang problema ko naman po, yung pag-iistayan ko po dito sa bahay. Bahay po dito sa Manila, kasi nga po, galing po kami province. Ito nga po yung sinagot ulit natin, pinamamahal na Panginoong Jesus. Naganapan na po ako dati ng bahay, sabi, 2,500 bed spacer na. Ngunit sinabi nga po ng project manager sa akin, Javier, dito ka na matulog sa staff house. Magbayad ka na lang ng kuryente, ambagan mo na lang. 250 na lang po yung binabayaran ko buwan-buwan. Papasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus. At yun na nga po, akala ko po yung trabaho nga po magiging hadlang upang hindi po ako makatend nga po sa ating balalagawain 3 times a day. Ngunit pinagpala din po, hinipo din po ng mahal na Panginoon na aking mga katrabaho na tuwing nga po Wednesday, niloloko pa po nila ako, oh, alas 3 na, di ba, alis ka. At tapos nga, sabi po nila, i-orient na lang daw po sila kung anong gagawin pong activity ngayong araw at pwede na daw po akong bumatch at makatend po sa ating pinamama dito po sa ating balalagawain. At yun nga po, hindi nga din po karapat dapat eh nagagamit nga din po ako ng mahal na Panginoon Jesus sa kanya banal na ubasan bilang nga po mapasama po sa pamamalakaya nga po ng mga kaluluwa bilang po yung akin pong pagsama sa GMCAM Philippine Army Bible Study Group kung saan nga po makakarinig po kayo ng mga buhay na patotoo at makakita po kayo ng mga talagang himala na tunay po ang pinaglilingkuran natin sa gawain ito. Amen, haleluya. Mga minamahal, i-share ko lang po sa inyo yung dalawa dun po sa gawain dun po sa Philippine Army po sa Fort Bonifacio. Last January 19, 2020, may dalawa po dong army officers na nagpa-follow up prayer po sa amin. Puntaan daw po namin siya sa PGH kasi last Saturday night, naoperan daw po siya ng aneurysm. Pumutok daw po yung ugat niya. Tapos po, inoperan po siya. Pinuntaan po namin sa PGH, sa ICU po. Nakita po namin yung kanya pong kalagayan, hindi po niya maimulat yung kanya pong right eye, yung left eye lang po yung naimumulat niya. Ayun nga po, nung inexplain nga po namin siya sa kanya yung reglamento po ng kaligtasan sa kapo, nung tinanggap po niya ng buong buhang mahal na Panginoon at matapos po namin siya ipagpanalangin. Mga minamahal, yung both eyes po niya naimulat na po niya at pinapasalamat sa pinamahal na Panginoon Jesus at humingi na din po siya ng pagkain. Ewan ko lang po kung yun po ay sign po ng fast recovery, pag-ingi po niya pagkain. Pero po sa human behavior, alam naman po natin na kapag humingi na po ng pagkain, nakaramdam na po ng gutom yung isang tao, ibig sabihin, yun na yung iniisip niya, hindi na yung iniinday yung sakit. At yan po ay aking pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Napakarami pa po sana ang patotoo, ngunit kulang na po sa oras. At ang papurit pa po salamat ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, hallelujah.